Hello, kumusta? Ako nga pala si Ivan Merina, isang reporter at news anchor sa telebisyon. Bago tayo magtungo sa classic case being bahagi ng trabaho namin sa media ang research o pananaliksik. Noong panahong estudyante pa ako, medyo matagal-tagal na yon. Kapag nagre-research kami, library at libro madalas naming takbuhan. Pero ngayon, dahil sa internet, Google ang madalas ginagamit ng mga kabataan para sa pananaliksik. Isang click mo lang, nandyan na impormasyon. Pero sa dami ng makikita mo sa internet, minsan nakakalito, hindi ba? May solusyon ako dyan. May mga natuklasan akong features ng Google para mas mapadali ang inyong Google search skills. Pero bago yung seryosong lesson, playtime muna tayo. Nasubukan nyo na bang i-type ang Google Gravity sa Google Search, tapos pindutin ang I'm Feeling Lucky? Tingnan ninyo, Google Gravity. Ayun, nahulog nga. O ito pa. Subukan nyo na bang i-search ang Do a Barrel Roll? O nahilo rin ba kayo? Alam nyo ba kung ano pang nakakahilo? Ang pagkadami-daming impormasyon sa Google. Hindi ba minsan ang hirap i-search ng eksaktong bagay na hinahanap natin sa Google? Tapos andyan pa yung fake news. Nako, talaga namang nakakahilo. Pero huwag kayong mag-alala. Bukod kasi sa mga kwelang features ng Google, marami pang itinatagong features ito para mapadali ang inyong pag-search. Narito ang ilang tips at tricks para maging mas effective ang inyong Google search. Tip number 1, quotation marks. Ginagamit ang quotation marks para sa mga salita o pangungusap na eksaktong sinabi ng isang tao. Pareho lang ang gamit ito sa Google. Kapag nilagay nyo sa loob ng quotation marks ang gustong i-search at lalabas sa mga resulta naglalaman ng eksaktong salita o pangungusap na tinype ninyo. Halimbawa, habang nagsuscroll ka sa social media, nakita mong isang post na may quote mula sa isang kilalang personalidad. Pwede natin gamitin ang quotation marks sa Google search para ma-verify kung sinabi ba niya talaga ito. Try natin, ha? I-type natin ang quote na mula raw sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sasakay ako ng jet ski, daladala ko ang flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Sa kanya nga ba ito galing? O, kita mo? Totoo. Sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino. Siya talaga nagsabi niya nung nangampanya siya nung 2016. Ngunit matapos ang ilang taon, biro lang daw yun. Tip number 2. Kung ang quotation marks ay isasamang lahat ng salitang ilalagay ninyo, kabaliktara naman ang dash or hyphen. Isipin na lang nating minus sign ito. Tatanggalin kasi ng Google search ang mga resulta naglalaman ng salitang kasunod ng minus sign. Halimbawa, kapag gumagawa ng mga term paper o thesis, madalas ipinagbabawal ng teacher ang paggamit ng Wikipedia. Madali kasing ma-edit o mabago ng kung sino-sino ang impormasyon sa Wikipedia. Let's say ang assignment mo, Buhay ni Rizal, pero bawal gumamit ng Wikipedia. Ang isa-search mo, Jose Rizal minus Wiki or Jose Rizal minus Wikipedia. Tatanggalin ng Google ang lahat ng resultang may salitang Wiki at Wikipedia, kaya hindi nito ipapakita ang Wikipedia entry ng Buhay ni Rizal. Gets? Tip number 3. Bukod sa mga bantas, nandyan din ang mga modifiers upang makuha ang eksaktong uri ng file na kailangan mo. Tulad na lamang ng file type, website, at iba pa. Maaari itong gamitin para i-verify ang isang impormasyon na nabasa online. Halimbawa, gusto mong makita ang isang partikular na dokumento mula sa ahensya ng gobyerno. Pwede natin itong gawin sa Google search. Halimbawa, i-type natin ang 2023 DOH budget file type colon PDF. Tingnan mo, dahil inilagay natin ang katagang file type colon PDF, ang una't karamihan na ibinigay ni Google ay mga PDF na dokumento. Tip number 4. Kung ang hanap niyo mga pictures, diretso na agad sa images. Kung videos, sa videos. Kung mga balita, sa news. Kung mga produkto, sa shopping. At marami pang iba kapag pinindot ang more. Kung alam niyo na ang gusto niyo makuha, ibibigay sa inyo yan ng Google. Pero na lang, yung crush nyo o kung ano man ang pangarap ninyo, hindi kaya ni Google yan. Anyway, basta alam nyo kung ano ang dapat pindutin at puntahan, bibigay sa inyo yan ni Google.
Kapag pinindot ang tools, mas lalo nyo pang pwedeng i-filter ang search nyo base sa haba o kung saan at kailan pinublish ang article na hinahanap. Kunwari, gusto nyo malaman ang taas ang inflation rate noong October 2022. Pwede nyo i-search ang inflation rate, punta sa news, pindutin ang tools, i-set ang country sa Philippines at iayos ang time range kung kailan na-publish ang impormasyong hinahanap ninyo. Pwede nyo rin baguhin kung anong pagkakasunod-sunod ng mga balita. Tip number 5. Kung journal articles o research studies naman ang kailangan ninyo, punta lang kayo sa Google Scholar. Para rin naman itong Google, pero tunog matalino. Google Scholar. May bayad nga lang, ibang articles dito hindi pinapakita ang buong content. Pero ito ang tip ko sa inyo. Kapag magsa-search kayo sa Google Scholar, lagyan nyo ng file type, colon, PDF ang sinesearch ninyo. Kapag kasi may PDF o kaya HTML na nakalagay doon sa result, ibig sabihin nun, pwedeng i-access yung buong article. Kunwari, gumagawa kayo ng research tungkol sa overpopulation. I-search nyo lang, overpopulation PDF. At sobra-sobra na ang pwede nyo pagkunan ng impormasyon. Sa Google man o Google Scholar, importante ang mismong salita na gagamitin ninyo sa inyong search items. Tip number 6. Para makuha ang importanteng impormasyong hinahanap ninyo, mas okay kung gagamit kayo ng mga salitang madalas gamitin ng mga websites. Siyempre, yun yung medyo may pagkaformal o kaya naman professional yung tunog. Imbes na i-search halimbawa, si Rizal, paano na dedo? O si Rizal, paano na tegi? Tingnan nyo mga makukuha niyong resulta. Bakit hindi na lang, paano namatay si Rizal? Di ba mas maayos sa mga sagot? Tip number 7, panatilihing maikli at simple lang ang search item. Alam kong gusto nyo agad makuha yung eksaktong impormasyong hinahanap ninyo, pero easy lang kayo. Imbes sa halimbawa, how much does a kilo of red onion cost in Cebu City? Pwede namang red onions price Cebu City lang. Parehas pa yung napagod ng Google kung pagkahaba-haba ang isa-search ninyo. Isa pa, baka sa sobrang haba, wala nang lumabas sa result. Mas mahirap yon. Kaya naman, keep it short and concise. At kung hindi pa rin lumabas ang hinahanap, saka nyo paunti-unting dagdagan ng salita. Napakaraming impormasyong makukuha sa Google, pero hindi lahat useful. Kaya importanteng alam nyo kung paano going mas effective ang bawat Google search ninyo. Siyempre, kasama rin ito ang pagiging maingat para hindi mabiktima ng fake news. Sa tulong ng tips and tricks sa ito, hindi na kayo maihilo sa kahalungkat sa internet. Mas magiging makabuluhan ang bawat enter ninyo sa search bar at mas mabilis yun ang makikita ang hinahanap ninyong impormasyon. Ito yung mga impormasyong accurate, relevant, totoo, at syempre yung hindi kayo paikutin. Sa bawat like at share, ugaliing magsaliksik at mag-fact check. Tandaan, makapangyarihan ang ating mga kwento. Bago tayo mag-post ng kahit ano, siguraduhin ito'y tama at totoo. Ako si Ivan Mayrina para sa Media Literacy Project, UP Dilima.